ako here in Manila. Ayan, dumating ako ng super aga. 5:30 AM, nandito na. Hello guys, kumusta kayo lahat? And welcome back to my channel. And for today's video, i-share ko sa inyo yung experience ko sa CFO seminar in Manila. So sa Manila ako nag-CFO. Okay, so around mga 8 yata yung mga 8 AM, mga ganun. Tinawag kami ng guard, tapos pinaakyat kami do pinapunta kami dun sa harapan kasi nandun kami sa likod sa may garage area nila kasi that time medyo hindi maganda yung panahon, umuulan-ulan siya. Pero hindi naman malakas. So sabi ng guard, pwede daw pumesto dun sa isang room. Dun kami sama-sama nung mga magsa-seminar. And then, ayun, pinapunta kami sa harap. Tapos, i-ready nyo yung isang ID and then yung confirmation page, yung may barcode. Kasi kukunin nila yun and then bibigyan nila kayo ng ID para makaakyat sa third floor. And then, pagdating sa third floor, ang gagawin is that magpi-fill out ng form. Ready rin nyo yung, another ID pa. So, hahanapin nila kayo ng ID. So, hinanapan ako ng dalawa pang ID. So, bali, tatlo yung dinala kong ID. Hindi pa kasama doon yung passport ko. Eto, hindi pa siya kasama. So, meron akong dinalang tatlo pang ID para sigurado na. Ayan, yung mga ID. And then, nag-fill out kami doon sa may third floor. So, mga parang, it's like 2 to 3 pages. And mas maganda guys kung dala nyo yung yung I-129F. Or kung hindi man, pwede na lang sa phone ninyo, i-save ninyo sa phone nyo yung form I-129F. Why? Kasi ako, kasi may sasagutan dun eh. May nakalimutan akong part, hindi ko siya masagutan. Buti na lang, dala ko yung I-129F ni fiancé ko. So, yun. Ang information kasi nilalagay nyo is sa inyo at saka yung sa fiancé ninyo. So, may nakalimutan ako doon. So, buti na lang, dala ko yung I-129F. And then, after noon, kasi maagang, siguro mga, okay, 20 minutes yata ako nag-fill out doon. And then, after noon, may time pa before mag 9 AM. Kasi 9 AM nag-start yung seminar. So, sabi nung mga nandun, pwede pa daw mag-restroom, kumain. So, bumaba muna ako. Yun, nagpahangin muna ako sa baba. And then, bago mag 9 o'clock, bumalik ako doon sa third floor. And then, nag-start na kami ng seminar. So, si Ma'am Maya, siya yung facilitator doon sa amin. Ma'am Maya. So, hi Ma'am Maya. So, nag-start kami ng 9 AM. It's 9:15. Kasi pinagsama-sama kami. Marami kami, hindi kami 15. Kasi meron kami ibang kasama doon. Basta bound to US yung mga kasama namin. Pinagsama-sama kami. I think nasa 18 or 20 kami lahat. Hindi kami 15 eh. It's like 20 yata kami, 20. May mga kasama kami doon. Pero lahat yun bound to USA. So, yun. And then, yung mga diniscuss doon, madami about yung buhay sa US, yung mga story na hindi magaganda nangyayari sa mga fiancé or kung ano yung mga dapat gawin kung ma-encounter nyo yung mga bagay na ganun. Kasi lately, merong yung pinatay na fiancé na Pilipina na nakapangasawa nga ng Amerikano. So, yun. Pinag-usapan yun. Tapos mga domestic violence, ganyan. Yung buhay sa US, ano yung mga dapat gawin. Pwede kayong magtanong. Bait naman yung mga tao doon. Si Mamaya. So, yun, magtanong lang kayo sa kanya kung meron kayong concern. Tapos, pwede rin kayo magpalitan ng opinion doon. Or mag-share kayo ng experience din ninyo. And then, after noon, natapos kami around mga 11:30 na. Tapos, tinawag kami isa-isa. Ako medyo bandang dulo na ako. So, yun. Tapos, hindi si Mamaya nag-interview sa akin iba.
Meron doon tatlo or apat na tayo mag-interview. Tapos, ang mga tanong doon is yung mga personal questions about sa fiancé ninyo, about sa inyo. Tapos, there are times na may mga personal questions din, so mag-prepare lang. Hindi naman siya nakakakaba yung interview, basta maging confident ka lang, and kung kilala mo naman si fiancé mo, I think masasagot mo yung mga questions. So, relax lang kapag in-interview din kayo. Madali lang naman. And after the interview, sasabihin sa inyo, nung nag-interview sa inyo, kung makukuha nyo yung certificate. Kasi ako, sinabihan ako na pumunta ka ng 6th floor, and then, ayun, sabi niya, ito, bibigay ito sa'yo. So, yun, nakuha ko siya. Kung binigyan naman kayo ng isang maliit na papel and then may contact number doon, that means na hindi nyo pa makukuha tong certificate. So, pwede na kayo umuwi. Pero kung sinabi sa inyo na pumunta ka sa baba, sa ground floor, sa window 6 doon, hintayin mong tawagin yung pangalan mo, tapos magbabayad ka ng 400 pesos. Ito yung resibo. So, yan yung receipt. Ayan. Ready mo yung 400 pesos mo. Pero may panukli naman sila dun if buo yung pera mo. And after nun, mag-intake ka ulit na tawagin dun naman sa window 7. Doon na, bibigay sa'yo itong certificate. By the way, guys, nag-advance CFO ako. So, nakuha ko lang yung certificate. Yung iba mga kasabayan ko doon, may mga visa na sila. So, kapag ka may visa na, ibibigay sa inyo yung certificate and then yung sticker nakalagay dito, nakailalagay yun dito. Kasi since wala pa akong visa, ito lang muna nakuha ko. Kung walang problema, guys, makukuha nyo to. Better na dala nyo lahat ng mga documents para just in case hanapin, hindi na kayo magka-problema. There are times na pwede nilang i-hold ang certificate ninyo. So, may mga ganong case. And then, guys, merong mga documents na hinanap sa akin na pwedeng, disclaimer lang to ha, there are documents na pwedeng hanapin sa akin, na hinanap sa akin rather, na hindi hahanapin sa inyo, or may mga documents na hahanapin sa inyo na hindi hinanap sa akin. So, case to case ito, guys, ha. So, basta ready lahat ng mga possible documents ninyo. Just in case hanapin, hindi kayo magka-problema. Maging prepare lang. So, yun. And then, don't be late kasi meron akong kasabayan dun. Actually, tatlo kami. Pero dalawa lang kaming nakapag-CFO. Why? Kasi late siya. Dumating siya ng around 9:03 a.m. Imagine, 3 minutes lang. So, hindi na siya nakapag-CFO. I think, eto month ng September ata siya mag-CFO. So, ganun kahigpit sa CFO Manila. Hindi ko alam kung sa ibang branch ng CFO kung mahigpit sila sa oras. Pero sa Manila, mahigpit sila. Kasi imagine, 3 minutes lang, hindi siya nakapasok. Siya nga pala, guys. Meron pala ako. Gusto ko lang i-share ito. Meron pala ako doon ng kasabayan, malayo pa siya from Cagayan, kasama pa niya yung anak niya, yung K2 niya. Pumunta siya doon without nung online appointment. So importante to, guys, ha. Huwag kayong pupunta doon na wala kayong online appointment. Kasi baka hindi talaga kayo papasok. May kasabay ako doon, taga Cagayan siya. Nagulat ako, sabi niya sa akin, wala akong appointment. Sabi niya, nag-walk-in lang ako. So, hindi tinatanggap sa Manila yung walk-in. Mas maganda kasi kung may appointment talaga. Online appointment. I think hindi kayo tatanggap. Kasi siya talaga hindi. Tinignan ko nga siya. Wala na kaming chance makapag-usap siya. Pero sabi lang niya sa akin na ganun siya. Sabi niya hindi daw. Naawa ako sa kanya kasi kasama niya yung anak niya. So, tinanong ko siya. Nung nandun pa kami sa likuran, sabi ko, ate, bakit wala kang appointment? Sabi niya, hindi daw niya alam.
So, tapos tinuruan ko siya kung paano, ano, kung paano mag-online appointment. So, meron siyang wifi sa phone niya. Sabi niya, ate, ganito yan, ganyan, ganyan. Tapos, ayun, nung tinawag kami sa taas, sumama din siya actually. Kaya lang, yun nga, hindi siya napagbigyan doon. Kasi sabi nga nung guard, kailangan ng online appointment. So, yun lang, advice lang guys, kailangan ng online appointment. Kawawa kung meron pa kayong batang kasama tapos hindi kayo makakapag-seminar. So, sayang yung oras. Imagine kung galing pa kayo sa malayong lugar. So, yun, nakalagay naman doon sa website na ano, na may kailangan ng online appointment. So, yun, huwag talaga mag-walk-in kasi parang suntok sa buwan yung gagawin kung magpunta ka ng CFO na wala kayong online appointment. Yung susunod kong video, tuturo ko sa inyo yung ano, kung paano mag-register sa CFO online. So, abangan nyo lang yung susunod kong video. And sana nakatulong to kahit paano sa inyo. Maraming salamat!